Hello, good afternoon. I'm Julius, isa sa mga sellers ng Lazada. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano sumali sa mga campaign ng Lazada ng mas mabilis at mas madali compared dun sa mga dati nating ginagawa. Okay, so actually bilang isang seller, kung gusto nating maging successful sa ganitong business, lahat ng campaign kailangan mong saliyan. Okay? Kasi pag hindi mo sinasaliyan yun, kukunti lang yung traffic na nakukuha mo sa Lazada. Okay. Ako, meron akong mahigit 20, going 30 na seller's account. At lahat yon sinisigurado ko na lahat ng SKU ay nakakasama sa mga campaign ng Lazada. At sa mga sellers na katulad ko, isa sa mga challenge natin ay yung isali yung mga SKU natin sa mga campaign ng Lazada kasi sobrang dami nun. Okay, sobrang dami. At kung nag-manual tayo, sobrang kakainin ng oras natin. Sa isang campaign pa lang, siguro abutin ka ng 20 minutes. Okay. Lalo na sa akin, nasa may get 500 SKU per seller account yung SKU ko sa aking Lazada account. Kaya sa akin, challenge sa akin na lahat ng mga SKU ko ay kailangan isama. Pero, ang good news sa inyo, itong video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano sumali sa mga campaign ng mas mabilis at mas madali na hindi kakainin ng oras nyo. Okay? Siguro itong ituturo ko sa inyo, siguro mga 2 minutes lang, okay? Or 3 minutes lang, ganun. Samantalang dati, umabot ako ng 20 minutes per campaign. Okay, excited ba kayo? Okay, so bago natin panoorin yung tutorial ko, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe sa akin channel dito. Okay, paki-click po yung button na subscribe, tapos yung notification bell para just in case na dumating yung time na mag-upload ako ng mga bagong videos ay ma-update po kayo. Ma-update kayo ng YouTube. Okay? At huwag niyo din kalilimutan panoorin yung mga next na video ko. Ito isang video na to. Ayan. Tapos yung pangalawa ito. Okay. Yung mga video na yan, ito yung mga nakakatulong sa inyo bilang isang seller sa Lazada. Actually, may mga student ako na major campaign ng Lazada, last 9-9, may nakahit ng 1 million. Okay. 1 million sale in one day. Tapos meron din nakahit ng 700,000. Okay. Tapos may nakahit ng less than 500,000. At sila yung mga students ko na mahigit isang buwan pa lang sila sa akin. Okay, so I think nasa 2 months pa lang sila. Pero may nakahit ng 2 million. Okay, so kaya yung mga, kung ako sa inyo, mag-subscribe kayo sa akin channel kasi marami pa akong mga videos na i-share sa inyo ng libre. Okay, libre lang. At mapapanood nyo yun at ma-notify kayo kapag nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Okay, so tara tingnan natin step by step itong tutorial na ito. So nandito tayo ngayon sa aking seller's account. So sa mga beginners po natin, nandito lang po tayo sa promotions then campaign. So yan lang yan. So pag makikita nyo, sobrang daming campaign na kailangang salihan. So kung lahat isa-isahin natin ito, talaga namang aabutin tayo ng samsyang. Okay. So like example, itong mega campaign ng Lazada. So mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 9 yata. Okay. So pag nag-join tayo dito, tapos meron kang 500 na SKU, talagang iiyak ka talaga sa dami ng mga SKU or campaign na kailangan mong salihan. Okay? At nandito pa lang tayo sa mega campaign, ha? Doon tayo sa daily sales. So, ganun din. Sobrang dami din campaign na kailangan salihan. Yan. Then, meron pa tayong special promo. Tapos flash sale, crazy deal, ganun. So, lahat yan kailangan nating salihan para magkaroon tayo ng additional traffic sa ating Lazada Seller Center account. Okay. So,
Ngayon, ituturo ko sa inyo isa-isa, step by step, kung paano mo mapapabilis or mapapadali yung pag-join sa mga campaign na ito. Pero bago mo ituloy yung aking video, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe sa aking channel dito, okay, sa baba, yung baba dito, yung subscribe button, tapos yung notification bell, paki-click na lang po para sa mga next video namin o video ko ay manonotify kayo. Okay? So, tapos huwag nyo pong kalimutan panoorin yung mga na-upload kong video. Yung una kong video, yung paano gamitin yung Gmail account, isang Gmail account ng paulit-ulit sa seller center natin. Kasi yung seller account kasi natin, required maglagay ng isang Gmail account. At yung Gmail account na yun, Gmail or email account. At yung email account na yun, isang beses mo lang gamitin. So, kapag gagawa ka ng panibagong seller's account, yung Gmail na nagamit mo, hindi mo na pwedeng gamitin. Pero, yung last na video ko, tinuro ko yung dark hacks. Okay, dark hack. Okay. So, isa sa mga pinagbabawal na technique, no? So, actually, hindi naman bawal. Okay, tinuro ko dun na isang Gmail account, pwede mong gamitin ng paulit-ulit. Kahit na gagawa ka ng 10 seller's account or higit pang seller's account, pwede mong gamitin yung isang Gmail lang. Okay? Ang advantage kasi nun, kapag nag-email si Lazada, isang Gmail lang yung bubuksan mo. Hindi ka na mag-open ng multiple Gmail account. Okay? So, eto, kung makikita nyo rito, hindi na tayo ngayon sa campaign. Ang first na gagawin mo, hanap ka ng campaign na pwede mong salian. For example, itong Suki Savers. Okay, join. Join. Okay. So, ayan. Yung mga products ko, nakikita nyo na siguro, di ba? Okay. So, add product. So, meron pang mas marami. Nasa 47. So, 47 times 10 is 470. Plus yung na-click ko na dito. Ano ba yun? Plus itong mga na-click ko dito, okay, nasa 30 na to, 30 na SKU. So, para mas mabilis na salihan yung campaign na ito, kailangan mo nang panoorin itong video na to. Okay. So, pero tingnan natin kung ilang minuto bago ito matapos. Para tayo dito. Check natin, baka matapos ito ng 5 minutes. Pero yung sinabi ko kanina, 1 minute or 2 minutes, di ba? Pero check natin. Okay, start tayo. Ayan, nag-start na. So, unang-una na gawin mo, click mo itong Submit Excel. Yan yon. Then, hintayin mo na mag-upload itong download ito. Yan, natapos na. Tapos, click mo. Pagka-click mo, may mabubuksan kang ganito. Okay, yan. So, yan yon. So, ito yung yung na-download natin. So, ito yung recommended price. So, ang gagawin mo, kailangan mo ng code para dito. Okay. At ito yung code. Yan. Okay. So, kung makikita mo, 1,779. Ang recommended price ay 2,051. Ang kailangan mo lang gawin, kailangan mong edit to. So, 0. So, 1,884. Okay. So, kailangan mong baguhin to. 01. So, 2072. So, gawin natin 02. Ayan. So, after nyan, kailangan mong i-drag papunta sa baba. 2930, 1465, 978. So, yung baba. Sino? Yan, ganyan. 1958, okay naman. 784, 2842. Then after na, kailangan nyo i-save. Save natin. Save as.
then sample view. Pataas sa desktop. Pagkatapos niyan, kailangan mo mag-import. So, meron ng 214 uploaded. So, yun. Meron siyang error. So, na-upload yung 437 na dapat nasa 500 plus. Pero, okay na rin yan. Kaya, ano natin, check natin kung ano yung error. Usually, pag error kasi, mas malaki yung ano, mas malaki yung nilagay mong price kaysa suggested price. So, ito yan. Tapos double check mo mga to kasi merong 1 peso na ano dito. So double check mo na lang ito. Ito yung mga ano, ito yung mga kailangan mong baguhin. 2940 1323 okay naman. 245 okay naman. 1764 okay. So check natin yung ano. So, ayan. So, ang na-join ay mayroong 421. So, may na-approve na 16. Ito, for approval pa to. So, ibig sabihin, mamaya ma-approve na rin yan. Ang rejected ay 0. Pero nagkaroon ng error kanina. Okay. Actually, hintayin natin na matapos yan. So, yun. Pending for approval. So, yun. Tapos na. So, meron tayong 4 minutes. So, nagkamali pala ako kanina dapat. Sinabi ko kasi 2 minutes. So, let's say 5 minutes. Kasama na yung, ano, yung pag-aayos ng, ano, ng mga error. Okay? So, ganun lang po kadali ng, ano, ng pag-upload ng mga, ano, pag-upload nito. So, gusto mong balikan yung mga na-reject. Ganun mo lang. So, merong 10 na na-recheck kanina. So, ang gagawin mo ulit. So, same din. Submit by Excel. Then, import mo. Export mo. Then, i-resubmit mo ulit dito. Ayusin mo lang yung mga error. So, ganun lang yun kadali. Tapos, ano pa ba? Subukan natin. Download. So, ayun na siya. And, lakihan natin. So, nasa 84 yung ano, yung nag-error kanina. So, same din. Baguhin lang natin yung price. Ilagayan natin. Zero to 78. Or babaan natin ng konti. Let's say 5973. So, ayan. Siguro naman hindi na mag-error to. Tapos to, double check nyo to kasi may error talaga to kung minsan. So,
siguro pag na-upload na natin to, kailangan natin i-deactivate yung mga SKU na to. Or delete mo na mamaya. Meron din. Yan, double check nyo na lang. Okay, then save. Tapos import natin. Sana hindi na mag-error. So, merong 18 uploaded. So, meron pa rin error kahit paano. Pero, lumit na siya. Okay. So, refresh. Check natin kung ilang SKU pa yung kailangan natin i-join. So, tatlo na lang. Okay. So, pwede ka na mag-manual dito. Pwede ka na mag-manual. Okay. So, so hindi pwede to. Hindi ko lang kung bakit 2 pesos na mga to. Okay. Ending review. Kailangan nyo i-double check yung mga price na kailangan nyo i-delete. Ay, yung mga SKU na kailangan nyo i-delete na nakasama sa campaign. Kasi may nakita ko kanina, merong piso lang. So, ayun guys, hindi ko napapakita sa inyo kung paano i-delete. Ganito lang yan. Okay, edit promote or adjust campaign price. Then, hanapin nyo na lang yung mga SKU na kailangan nyo i-adjust or itaas. Kasi merong nakalagay dito, piso lang. So, ayun. So, salamat guys sa panonood nyo ng aking YouTube channel, ng aking video. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa next na video natin ay mapapanood nyo pa rin or manonotify kayo. Okay guys, salamat and God bless.